Ayan po mga calling up, good morning po sa ating lahat. At ngayon po nga, meron po kami mga lakad ngayon. At si Dodon po nasa loob na ng kotse at saka si John Rivera. So kami pong lima ngayon magkakasama mga kalingap. At siyempre po mga kalingap, huwag po natin kalimutan ano, supportan Kuya Bal Santos Matubang, Atin na Vlog, Kalingap, Rabersel Morales Vlog, Royal of Malalag, at ang Team Roboys po mga kalingap. Ayan, sa ngayon po ay mayroon po kaming mission. Ayan, samahan nyo po mga kalingap kami. Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at thank you po kay Kuya Mario, salamat po. Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you Mario's Vlog, thank you very much mga kalingap, mga kapugrel, at supportahan natin. Akala ko kasi wala na po itong mama. Iniwan po sila nung mama niya. Totoo? Sino kasi yung ang tatay po niya? Dito kanina oh. Senior citizen na po yung tatay niya. Bali 60, ilan ang tatay? 66. Ano? 66 yung tatay niya, nangongonstruction pa yung tatay niya. May kapatid pa po yung maliit na ano po ngayon daycare. So bali po pag sabay-sabay sila nagpapasok, walang nahatid sundo doon sa kanyang ano. Ay nakakapag-aral ka naman ni. Ah, nag-aaral ka. Kaso lang po ngayon wala kang pasok. Ilan kayo magkakapatid niyo? Apat po, yung isa po na kay mama. Nasaan si mama mo? Sa Maynila po, may asawa na din po. May sino kasama mo ngayon sa buhay? Si papa po. Si papa mo. Ilan kayo magkasama dito kay papa mo? Tatlo po kami magkakapatid. Ano naman yung hanap buhay ni papa mo? Construction po. Anong ang pangalan mo niyo? Tricia po. Tricia. Ilan na yung ilan taon ka na ngayon? 15 po. 15 ka na? Kaya pala dalata na. Ah, nag-aaral ka na. Anong year mo ngayon? Grade 9 po. Grade 9 ka na? Ay oo nga, parang si grade 9 ka na. Yung kapatid mong nag-aaral? Grade 4 po, tas kinder. Lahat naman nakakapag-aral? Minsan po hindi po nakakapasok, wala po naghahatid. Maghahatid lang ang problema. Okay. Pero meron naman kayong ibig sabihin yung hindi naman kayo naghirap sa pamumuhay. Hindi naman po kasi minsan po dinadala naman po kami ng pagkain. Ilan na yung edad ni ng papa mo? 66 po. 66 na siya, nasa construction pa rin siya. Okay. Uy, medyo delay na yung kung ano yung ama mo na kung. At kumusta naman yung pag-aaral mo? Ayos naman po. Okay naman, wala ka na, hindi naman kayo nagkukulang sa mga pang-araw-araw ninyo. Minsan po, di po nakakapasok kasi minsan wala din po ang trabaho si Papa. Kasi kay Papa mo lang din umaasa? Opo. Pero may ano yung tinitira ninyo? May tinitira naman kayo? Opo, sarili pong lote. Ay, may sariling bahay naman kayo. Ay, oo nga. Maganda naman yung ata, may sarili kayo. Kaano-ano mo si Lourdes? Kaibigan ko lang po. Kaibigan mo lang. So ngayon, ano naman yung pakiramdam mo dahil si Lourdes ay meron ng mapapabahayan na? Ano masaya naman po. Kasi meron na po silang matitirhan ng maayos. Ano na yung masasabi mo para kay Lourdes? Bilang isang kaibigan mo, ano yung masasabi mo kay Lourdes? Mag-aral po ng mabuti. Tapos huwag po muna unahin yung jowa-jowa para po makatulong sa pamilya. Oo nga, no? Sana huwag na muna siya mag jojowa para makatapos siya ng pag-aaral at kung ano man yung kanyang pangarap ay sana matupad niya, ano? Masaya ka rin ba ning sa kanya dahil nagkaroon na siya ng magkakaroon na siya ng bahay dito? Opo. Para po may matutulugan na po silang maayos. Bakit ni ano ba yung pagkakakilala mo sa kanya? Yung pagkakaalam mo, ano yung buhay talaga nila dati? Siyempre kaibigan mo siya, di ba? Ano po, nakilala ko po sila na kikitulog lang din po sila dun sa bahay ng tita niya. Tapos minsan po din po nakakapasok kasi wala din pong baon. Tapos tutulog lang po sila sa sahig. Ganun po.
So, ikaw naman ning ano nga pa ano nga pangalan mo? Tricia po. Tricia, ikaw naman Tricia bilang sa pag-aaral mo minsan po hindi po nakakapasok at wala rin pong pambaon. Ayun lang. Kasi yung si papa mo medyo may edad na ano kung tapos isa siyang construction. Saan siya nagtatrabaho dito? Sa Bensons po. Pero ngayon po wala pong trabaho at yung ama niya po may patay din po kaya wala din pong pera ngayon. Kaya hindi ka nakapasok ngayon? May pasok po bukas pero ngayon po wala daw po sabi ng teacher namin. Napakako naman yung ng ama mo dahil kahit papano. Si mama mo hindi na nagsusuporta sa'yo? Hindi naman po yung nagsusuporta sa amin pa nga po yung nanghihingi. Ah, nanghihingi pa rin sa inyo? Opo. Hindi na kayo nagkikita ng mama mo? Hindi na po. May sarili na po yung pamilya. Tapos yung isa ko pong kapatid, di na rin po nakakapag-aral at di po pinag-aral ni mama. Wala din po silang pera dun. Eh gusto naman po kunin ni Papa para magkakasama po kami dito kahit walang pera. Kahit ano, basta mapag-aral lang po. Ayaw naman po ng kapatid ko at ayaw din po ni Mama. Nasa Maynila siya ngayon? Opo, nandun po sa kapatid ni Mama. Tapos si Mama po nandun po sa asawa niya. Hindi mo ba namimiss yung ina mo? Namimiss po, pero ano, hindi... Pero hindi naman po ako nagtanim ng sama ng Lord din kasi magulang pa rin po namin yun. Pero nag-isip din po kami na mas inunin niya pa po yung ano, sarili niya kaysa sa amin. Pero ayos lang po yun kasi magkagustuhan niya rin naman po yun. Tanggap na po namin. Maluwag na sa loob ninyong tanggapin yun. Kasi hindi naman daw po pwedeng magalit sa magulang kasi sila po nagbuhay sa amin. Ilang taon ka ninong iniwan ka? 13 po ata or 14. 13 ka na. Di, hindi lang nag hindi tapos pa nagtanggal. Yung kapatid ko pong bunso iniwan niya po 3 taon. Iniwan niya pero 5 taon na po yun kaya 2 taon po ata yun. So sino nag-aalaga sa bunso mong kapatid? Si Papa po tapos po. Kapag walang halimbawa may pasok si Papa mo at ikaw naman nasa school, sinong naiiwanan dun sa bunso mo? Ano po, pinapasuyo ko na lang po sa kapitbahay. Tapos minsan po pinapabantay po sa tita ni Ate Lourdes para po di po maglayas-layas at makulit din po yun. Minsan po nagsasabay na lang po sila ng kapatid kong grade 4 para po makapasok. Babae ba siya o lalaki? Lalaki. Dalawang lalaki po, tapos ako lang po yung babae. Ay, sa inyong, ikaw panganay? Opo. Tapos yung isa ko pong babaeng kapatid na kay mama. Ilan kayo mga kapatid? 4. Dalawang lalaki, dalawang babae. Okay. So, ikaw, kasama mo dito, 3. Okay. 3 kayo dito. Ayun. Di malapit ka lang doon kay La Lourdes din. Okay. Sa likod lang po kami. So, bukas may pasok ka? Opo. Ayan yung. Sige, yung bibigyan din kita ng, kwan, ano, ng pambaon mo. May baon ka ba bukas sa pag-aral mo? Pamasahi lang po. Pumasahe. Saan ba yung saan ka ba pumapasok? Sa school din po ni ate, sa Sarah Jane po. Sige nga, bibigyan kita ng pambaon. Ano? Sana pagbutihin mo yung pag-aaral mo ni para may para makatapos ka. Ano ba yung pangarap mo sa buhay? Sundalo. Ay, maging sundalo ka. Sandali. Parang magandang kwento, sundalo. Kasi... Sundalo ay, sundalo da, ba dati yung ama mo? Opo, nag-awol po ata kasi nag-alis din po sa servisyo. So ngayon, bilang sundalo, naging construction na lang para maalagaan kayo. Opo. Ang galing din ng ama mo, ano, kahit papano, hindi kayo pinabayaan. Opo. Wala na siyang balak na mag-asawa pa. Wala na po kasi sabi niya po unahin niya na lang po kami kaysa sa pag-aasawa. Ayaw niya din pong gumaya kay mama na iiwan niya po kami dahil sa may, sa kagustuhan po. Sige, bibigyan kita ng pambaon mo bukas sa pag-aaral mo. At ingat ka na lang ning palagi ano. Sana yung sana sa pag-aaral mo. Ano ba yung kwan mo? Sundalo ka rin. Okay. Medyo matagal pa, ilang araw, ilang taon pa yun? School po.
Ano? Nasa school. Hapon po ang umuwi. Ano po? Grade 9 na po ako ngayon. Ayan yung tanggapin mo muna itong pangbaon mo. Ayan yung maraming salamat sa iyo. Mga kalingap, sa ngayon po magkakasama kami nila Dudong, si Bidges Kim, si Toto. Kami po ngayon ay nandito sa bayan po ng Labo para samahan po si Dudong sa lupa ni Lourdes na bibilhin. So ngayon po nandito tayo sa barangay para magbayaran na po. Sa nga po sobrang init. Bro, saan tayo? Tindahan. Si Dudong po iniwan muna namin saglit doon kasi itong dalawa nagyaya. Ewan ko po kung bakit sa tindahan daw. Po mga kalihap, napakabait na yung BGS din kay dahil magpapa-soft drinks po siya. Oh. Napakabait po talaga ng... Yan po mga kalingap ang Raw Boys. Ano, thank you. Ikaw lang. Dalawa po. Uy, tatlo. Sa akin. Oo nga, sa iyo. O sige. Tatlo na. Oo. Wala man akong dayo. Ayaw mo na soft drinks? Ayaw daw po yung soft drinks. Dalawa lang. May pera ako. Gusto mo may pera ako. Mag soft drinks ka. Ang mahilig soft drinks. Hindi, ano bang hilig mo sa ngayon? Nagbago ka na ba ng taste? Oo. Ano na ang taste mo ngayon? Mani. Mani na. Mani. Ay, lahat naman tayo gusto yung mani. Lalong-lalo na ako talaga paborito ko yung mani. Mani yung paborito ko. Oh. Lahat tayo paborito yung mani. Talaga ako basta napunta sa ganito. Itong paborito ko. Yan. Masarap talaga yung mani. Ito lang gusto ko. Yan. Kaya ako na ko na yun, ha? O, di ba, mani? Yan. Kahit na ako, gusto ko yung paborito ko yun. Ayan, bigyan mo ko na yung size 9. Matindyo 9, matindyo. Matindyo 9. Ayan po na yun. Ay, ako nang bayad. Ako na. Hindi, ito na, o. Oh. Alam niyo mga kalingap, napakasarap pong silang kasama dahil nag-uunahan sa pagbayad. Diyan po ang gusto kong mga kasama. Yung mga nag-uunahan sa pagbayad. Ang gaganda na nila, no? So, ngayon po na, kilala niyo na po si Kuya Bal. Yes, sir. Yan po. So, ngayon po, dahil alam niyo na, itong mga ininom namin at saka, libre na po ito. Grabe, ah. Sino man tala? Wala nang paninda si nanay, oh. Wala nga, sir. Inutang-utang lang kasi, sir, yan. Inutang lang, sir. Wala nga po, wala pa. Pero lang po, nay. Ayan po mga kalingap, sa ngayon po nandito pa rin po kami sa labas at sila Dudong po ay nandun pa at nagbabayaran. At ito po ang ating kasama, si Toto, ayun o. Bro, musta? Ayan. Sila, grabe init bro. Ayun nga, sobrang init. Ngayon po mga kalingap, ayun po, 1 o'clock na ngayon o. Kung nakita nyo, 1 o'clock na ngayon. Sila Dudong nandun pa sa loob. Ako yung nagbabantayan ako ng gusto kong sana mag-harvest ng kamote. Oh, ayun, kamuti ko nandiyan, oh. Oh, tapos? Wala pa yung mga tahuan ko. Saan na kayong putuhan ko? Pag kasi marami kasi yung habisin mo yung kamuti mo. Ito ko nakabang. Ano mo naman yung kamuti? Bibinta ko, tapos yung iba dyan, pahati-hati ko sa mga tahuan ko. Ay, talaga po. Kasi alauna pala ngayon, kumakain pa siguro sila. At sila Dudu nga pala nasa loob. Anong loob ng yon? Barangay hall ba yon? Hindi. Museo. Museo? Bakit anong gagawin doon? Magpapakasal? Hindi. Meron kasing doon, meron kasing punta na dati kasing bayani na nandun. So gusto nilang puntahan para alamin kung yung buong kwento sa bayani na yun. No. Nandun sa isang museo.
nandun nakalagay sa isang ano, sa isang yung may ribulto doon. May ribulto na ang tawag ito. Hindi ko na alam kung kalimutan ko pangalan. Basta yun na yun. Ah, sila doon pumunta doon sa museo para tinan yung ribulto doon. So, ako naman, subukas, meron akong pupunta ko ng Davao para tinan yung ibang ribulto doon. Hindi, kasi mayroon kasing event ko si Tatay Diggs na inimbita ako, kaya pupunta ko bukas doon sa Davao. Ah, imbitado ka ng dating yes. Pangulo, si Tatay Digong. Tatay Digong. Ayan, kung maalala mo, ano, galing na din ako doon nung isang buwan. Ayan. Ayan po mga kalinga pa. Sa ngayon po, nandito po kami ngayon. Ayan po, si Kim nga, at nandun po mga kalingap si Kim, kaming tatlo dito. At si Victor, si Dodong, at nandito po kami sa, di ba kung yun, barangay, kung ba yun? Barangay Hall ba yun? Barangay, at hindi kasi mga kalingap, ngayon ang araw na po ay magbabayaran ng lupa sa bahay ni Lourdes. So, abangan nyo na po, panoorin nyo na po sa buong vlog ni Don Ruel, mga kalingap. No? Mm-hmm. So, bago yan, mga kalingap, bago yan, bago tayo papunta doon, so samahan niyo mga ako. Yan po, nakasilip na naman siya. Oh. Ayun. Diba? Ayun. Ganun lang kadali. Ganun lang kasagli. Ganun lang kabilis. Diba? Ayun. Dito po kasi sa probinsya, no? Kapag nandito ka, kapag may nakita ka, kunin mo na lang. Oh, wala na palang paalam. Mm-hmm. Paalam ka pa. Ba? Ayan. Okay po mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video. At yun nga po, ano, nandito kami kay sa kina Lourdes po, ano, si dito sa biniling lupa kay Lourdes. At yun nga po, may nakita rin tayo na isa niyang kaibigan na nakakaawa din po, ano, yun nga. Kaya binigyan din po natin ng pang baon niya sa pag-eskwela. Ito yung ayan. Ayan po mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang aking video. At abangan nyo po ang next video. At ayan po, kasi magkasama kaming apat. Sama ko po yung lima. Kambal. Ayun nga oh. Sama ko yung kambal. Wala lang sunglass itong isa. Pero pag nagsuot itong sunglass, matik na. Ayan po. Tirador ng bayabas. Tirador yan ng lahat. Bayabas lang. Ayan po mga kalingap, sila Toto po ay nasa loob ng hall. Ng barangay hall at sila ito lemon, kami pong lima ang magkakasama mga kalingap, si Dodong, si Victor, ako, si Kim at si Toto po, kami magkakasama. Ayan po, maraming salamat po mga kalingap, at siyempre po ano, huwag po natin kalimutan na susuportahan Kuya Bal Santos Matubang, hatid na vlog, Kalinga Prab, Royal of Malalag, Rizal Morales Vlog. At ang Team Robois po mga Kalingap, sana po supportahan po natin.